Good morning everyone! Welcome back to my channel. I'm doing this video kasi maraming nagtatanong sa akin kung ano yung mga ginagamit kong mga photo editing apps. Sa mga hindi nakakaalam, I'm also a photographer. Aside from being a teacher, of course, I do photography as my sideline. Today, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga applications na ginagamit ko. Usually, mga tatlo o apat lang naman na application yung madalas kong ginagamit. Okay, so as you can see dito, meron akong sariling folder. Photography. Meron akong ginagamit dito na PhotoPax. Hindi ko alam kung nasa Android phone tong PhotoPax na to kasi parang exclusive sa iOS devices lang yata. So ito, itong PhotoPax na to, dito ako nag-edit o dito ako nag-remove ng mga background ng pictures na gusto ko. Yung tanggalin yung background. Kagaya nito. Okay, ulitin natin na kasi ginawa ko na yan eh. Okay, so all you have to do is you click on the plus sign dito sa my blue sa upper right side of your screen, and then i-click mo yung image, and then hanapin mo yung picture na gusto mong i-edit. Ito lang tips lang ah, mas madaling magtanggal ng background kung yung background mo is plain color. Kunwari white lang, blue lang, green. Okay rin naman kapag hindi ganun, pero mas madali kapag ganun yung ini-edit mo. Asan na yun? Selfies. Okay, ito. Kunwari, i-edit natin to. All you have to do is you click on the parang eraser na icon sa baba. Ayun. So, pag-click mo yan, meron kang option dito na erase, auto, and then cut out. Yung restore at saka invert, hindi pa siya available kasi wala ka pang ginagawa. Pero kapag nag-erase ka dyan, you can access the restore. Restore mo dyan, okay, ibalik mo yung in-erase mo. So, yung gagawin natin para mas madali, you click on the auto. At bahala na yung application na magtanggal ng background for you. Pero, as you can see, hindi pa malinis yung edges ng picture. All you have to do is you click on the erase, and then you zoom in your picture, and then you manually erase the edges or the size of your picture para mas maging malinis tingnan. Okay, so it's done. Kung may mapapansin kayong mga ano, kasi auto, naka-auto yung erase background, baka may mga part ng picture ninyo na auto-erase. So, punta ka dun sa restore, and then, ano-ano ka lang dyan, para maibalik, kunwari may mga hindi ka napansin na natanggal, or na-erase. So, at least, maibabalik mo. Kagaya nito, as you can see, parang nag-blacken siya kasi medyo in-erase niya na konti. So, sa size ng buhok, doon sa may tenga. Okay. Kapag hindi ka pa nagustuhan, may hindi malinis na edges, balik ulit sa erase, and then erase mo lang. Okay, huwag napansinin yung stubbles ko ha. Okay, so pag tapos ka na, click mo ulit yung eraser, icon ng eraser, and then kung gusto mo mag-add ng background, punta ka ulit doon sa plus, and then click mo yung fill. Okay, fill, and then as you can see, white na lang yung nakikita mo sa screen, so you press the white and then you drag it pababa para nasa harap yung picture mo. Okay, so pwede mong ibahin yung kulay ng background mo kung ano mang kulay yung gusto mo. Ako gusto ko ng pink ngayon. Pink. Pero hindi ganito ka-harsh na pink. So, eto. Ayan. So, that's it. Yan lang. Immerse mo yung picture mo para kapag sinig mo, pareho silang masave. So, i-drag mo siya over your background, and then magkakaroon ka ng option na merge. Pag merge mo, magiging isang picture na lang siya. Okay? And then you save it. Export. Punta ka dun sa photos. And there's your photo. Okay. Okay, so that's it. That's the PhotoPax. And one more editing apps that I use is Lightroom. Oh, dito lahat ang nangyayari yung mga pag-color grading ko and pag-color correcting. Okay, so eto, mamili tayo ng mga pictures natin i-edit. Maghanap tayo ng foggy. Let us try to edit this one. Exposure is kung gaano kaliwanag yung picture, as you can see. Okay, so try natin dun sa 50. Oh, okay na sa akin yung 52. Yung contrast, so ganyan nung kung anong nangyari dyan, parang nagiging wash out pag binabaan mo yung contrast. So taasan natin ng konti yung contrast up to 10, and then yung highlights kasi masyadong harsh,
yung kanyang background masyadong white. Bawasan natin yung konti ng highlights. Okay. Yung shadows, basically parang nilalighten up na yung picture kasi yung mga black, yung mga shadows parang kapag tinataasan mo, tinatanggal niya yung mga shadows. Okay. So hanggang 60. And then yung white, bawasan natin ng up to 15. And then also the black, bawasan natin ng mga 15 din. Okay, so that's it. Punta tayo sa color. Kung gusto mong ibahin yung color ng pictures mo, as you can see, yung kanyang damit is parang bluish, violet, I think. So yung gagawin natin dito, tatanggalin natin yung blue or babawasan natin yung blue. And then yung red sa kanyang mga damit, tataasan natin. Okay, so you have colors, few colors to choose. We have the red, we have the orange, the yellow, the green, the aqua, the blue, violet, and then what's that? Purple? Oh, basta, yun. So, yan, taasan natin yung red. Okay. As you can see, sumasama din yung kulay ng kanyang lips. Can you see that? Kasi lahat ng, basically lahat ng red sa picture mo, yun yung parang dinedetect niya. And kapag tinaasan mo yung saturation, kapag tingkad ng kulay, sumasama lahat ng red. Okay. So kung may mga bagay ka or may mga part ng picture ka na ayaw mong masama, hindi mo magagawa dito unless naka-pro ka and then mag-selective ka lang. Ako kasi nag-expire na yung subscription ko, hindi na ako nag-renew kasi mahal yung monthly. So balik tayo doon. So sa red, yung hue, parang iniiba mo yung shade ng pagka-red niya. Okay, so, as you can see, this is the original na red. So, lagay natin mas matingkad. Okay, bawasan natin up to 20. Okay. And then, yung kulay ng kanyang damit, na blue, ibahin natin. Okay, bawasan natin. So, yung saturation mo, bawasan mo ng konti up to 25. And then yung luminance is yung kung gaano ka siya kaliwanag o ka-dark. So babasa natin ato 50 para maging parang dark siya na yung luminance niya is medyo mababa and then yung saturation niya is medyo darker than the original. Okay, so sa yellow, medyo yellowish yung kanyang skin, so kapag binawasan mo siya, medyo hindi mo siya masyadong mapapansin, pero mababawasan yung color ng kanyang yellow kasi yellowish yung kanyang skin. Pero pag punta ka lang sa orange, pag binawasan mo yan, magiging parang si Dracula yung kanyang skin. Okay, so medyo taasan natin up to 15. Huwag naman masyadong masyadong harsh kasi parang binaban mo na siya sa ilalim ng araw. Okay, up to 15 lang tayo. Para at least natural looking pa rin. Okay. Kung gusto mong hindi masyadong bright yung kanyang background, punta tayo dun sa effects. And then, dun tayo sa vignette. Okay. Oh, maingay yung background ko ha. Isipin na lang natin nasa biyahe tayo. Okay. Dada vignette and then yung midpoint mo kung gusto mong hindi masyadong maliwanan. Pero I prefer ko kasi hindi masyadong naglalagay ng vignette eh. Bahala lang kayo kung yun yung tip nyo or type nyo. Tip. Yung type nyo. Okay. So, ganun. Pero balik tayo sa color. So, meron tayong choices dito na temp, tint, vibrance, and saturation. Yung sa temperature, gawin natin medyo parang light na medyo yellowish yung ating picture. Kasi yung original niya is ganito. Medyo pinkish na bluish, so gawin natin parang yellowish para mag-stand out yung tsura ng photo kasi mas maganda para sa akin to. Para sa akin lang naman to, prefer ko. Pero pag ayaw nyo, you can skip this part. And then yung tint, pag ginawa mong pag inaasan mo, depende dun sa color na gusto mo, magbabago din. So gawin natin 5. And then yung vibrant mo, kung gaano katingkad yung mga colors na gusto mo. Okay. Yan. So that's your before and that's the after. Diba naman siya nang nagbago, no? Pero ako kasi parang I'm on the more natural looking side. Sabi pa natin konti yung shadows, ha?
Okay. And ako, I always look for the lines in the picture para dun ko i-base. Yung kapag inayos ko yung picture, dun ko binibase. As you can see, dito meron tayong line. Dun sa kanyang parang, sa likuran niya merong line dun. So yun yung susundin natin para i-ayos yung picture. Okay. And then, eto na. So, gawa na yung preset mo or preset mo. All you have to do is click on the three dots on the upper right corner of your screen dito. And then, as you can see, meron tayong create preset doon. So, you click on that and then, itype mo yung name ng preset na ginawa mo. So, Joshua, kasi yun yung pangalan ng aking model. So, click mo yan. Pag pumunta ka dun sa presets mo, hanapin mo yung Joshua. Yun, meron. Okay? So, para sa mga susunod mong picture, kunwari, eto, i-edit mo tong picture na to. Eto yung in-edit mo kanina. And then, kapag i-edit mo tong second picture, all you have to do is go to the preset. And then, i-click mo lang yung preset na ginawa mo na Joshua yung name. As you can see, eto yung original. And then, eto na kapag in-apply mo yung preset mo. Okay. So, save natin yung ginawa natin kanina. Save to camera roll. And then, choose maximum available para yung highest resolution ng picture na edit mo, yun yung magsa-save. Okay. So, yun. Tapos na yun. Pero, ako kasi, parang gusto kong i-edit yung kanyang skin. Parang gusto kong i-smooth. Retouch. Okay. Yung ginagamit ko namang application for retouching is Facetune. Okay. Facetune 2. This is the second version. Again, hindi walang pong available to sa mga Android devices. Kasi parang exclusive ulit siya sa iOS. Okay, so hanapin mo yung ginawa mo. Yun yung... Okay, so yung picture. Zoom in the face and then doon tayo sa retouch. Doon sa lowest left side of your screen. Doon sa retouch. And then, hindi ko bakit pinapurchase yung pro version nito. So, as you can see, meron tayong mga features na merong tatak na try. Pwede mo siyang subukan pero hindi mo siya pwedeng i-save unless bilhin mo yung pro version nito. So, gagamitin na lang natin yung mga parang hindi pro version. So, smooth. Okay, mo lang yung smooth. And then, gagamitin mo lang yung parang stroke motion dun sa kanyang face. So, gawin natin yung half of his face. And then, yung half is, wala tayong gagawin para makita nyo yung comparison. Okay. So, as you can see, dun sa kanyang other side of the face, na-smoothen. And then, dun sa left side is hindi pa. So, as you can see, merong difference. So, let's edit that. Pati yung kanyang liig. Para mag-game at kianes. Okay. Yung kanyang kamay, konti lang. So, you click that check icon. And then, gusto ko pang gusto ko pang maging mas red yung kanyang lips. Okay, so punta tayo dun sa paint. And then, hanapin mo yung kulay na gusto mong i-color sa kanyang lips. Kung green, pwede rin namang green. Bago ba? Meron. Pero hindi yun yung kulay na gusto ko. So, hanapin natin yung color na gusto kong i-apply. Eto. Mag-focus lang ako dun sa parang inner part ng kanyang lips. Para parang, kunwari, lip tint lang. Yung pang kuri-kuriyan, gano'n. So, dito ako mag-focus. Okay. And then, dun sa kanyang outer part ng lips, yung parang mas lighter shade ng pink, and then dun ako sa outside magpo-focus. Yung pa ng upper lips. Okay. Yeah. Okay ba? Hindi, ayoko. O, ulitin natin. Ulitin natin na, hindi ko nagustuhan eh. Oh, yun ang maganda dito, pag nagkamali ka o kaya ayaw mo yung ginawa mo, all you have to do is click the X and then babalik siya dun sa dati. So, pink. Tayo sa color. And then,
try natin sa medyo outer part ng kanyang lips. Yung parang ganun-ganun lang yung stroke na gagawin natin. So, that is the before, that is the after. Okay na yan. Yung color ng mata, you can also change that by clicking on any color that you want. Tapos, pwede mo lang. Pero parang awkward naman masyado. So, hindi na natin babaguhin yung kanyang eye color. Okay. That's it. Yun lang. And then, save mo na. And then, save camera roll. Okay. So, marami pa akong mga ano dito. Mga photo editing apps. Pero, i-feature ko na lang sila sa separate video. So, yun yung top 3 na ginagamit ko. So, balikan natin yung PhotoFox for the removal of the background of the pictures. And then, the Lightroom for color correcting and color grading. And Facetune for the skin retouching. So, that is my top 3 application, photo editing application that I always use when I have my photo shoots. So, thank you so much for watching and subscription is optional. Thank you so much. Bye.